Hello, magandang araw sa ating lahat. Happy Friday. First Friday of the month. Magandang umaga. Mapagpalang panahon, araw at buhay sa ating lahat. Siksikliglig ang ating mga swerte sa buhay. Ngayon, sa mga baguhan na nag-subscribe at bagong manood sa aking YouTube channel, paki-like and subscribe and click the bell para updated po tayo lagi sa ating mga ipopost na video. Ito'y makakatulong sa inyo. Ang ating channel ay more on ritual, more on agimat, more on pagpunta sa bundok, pagkuha ng mga herbal at kung ano-ano pang klaseng mga makakatulong sa atin lahat. No? Kaya please click share and subscribe people. Andito na naman tayo people. Ibabagi ko sa inyo at ikukwento ko sa inyo ang tungkol kay Saint Benedict. Napapansin niyo napakadami kong Saint Benedict people, no? Napakadaming Saint Benedict na aking binili. Kasi ang Saint Benedict ay pangkalahatan, protection sa atin. Kung kayo ay pwede itong gamitin sa mga bata, pwede gamitin sa bata, pwede gamitin sa matanda, sa manggagamot. Kadalasan mapapansin niyo people, ang mga manggagamot ay mayroon talagang Saint Benedict o kahit tattoo nito. Sa akin po people, meron po ako Saint Benedict na tattoo, no? Saint Benedict tattoo sa aking katawan. Bakit tayo mayroon ganyan? Kasi tayo isang healer sa manggagamot at lagi napunta sa bundok. Ito ay magandang ukit ni Saint Benedict, no? Maliliit lang siya, pero tama lang 'yan. Ganyan, 'yan kalaki lang po siya, no? So pag-uusapan natin ay ang tungkol kay Saint Benedict, kung gaano siya ka-powerful sa lahat people. At isa pa, meron din ako dito, meron din tayong isang kulay, pero ito ay ginawa kong personal, no? Tansong dilaw. Ito tansong pula, ha? So mabisa ang tansong pula people, kinatatakutan niya ng lahat. Meron tayo dito ng Saint Benedict na susi. Oh, ayos yan, no? Susi na Saint Benedict. Dalawa lang yung ganito ko. Suot ko yung isa. Ito, meron tayong nag-iisang Santo Ninyong kahoy. So, at sa likod nito ay bili nagpapasuso. At yung isa naman, ang mukha ni Papa Jesus. At isa naman ay ang tatlong mukha. Okay. So, ang pag-usapan muna natin ay tungkol sa Saint Benedict people. Ang Saint Benedict people ay nung kapanahunan noon, eto siya ang pinakamagaling na manggagamot. No? Pinakamagaling na manggagamot si Saint Benedict. Isa rin siyang magaling gumagawa ng mga pamarusa. Kaya na tinagurian din doon siyang may taglay na pamarusa. Bakit kaya ganun? Kasi nung kapanahunan, tao lang din naman itong mga santong ito na nagiging santo. Sila din ang magaling na manggagamot. Kung tutusin mo ang mga dasal ni Saint Benedict ay pangtaboy ng mga masamang elemento, demonyo, no? Crucifixi Pater Benedicti, no? Marami yan. Hindi ko lang gaano memorize yung mga dasal nito, pero kailangan nating memorize natin ang ating mga dasal ni Saint Benedict, dahil in case man na nasa gubat o may kaharap kang mga mangkukulam o maligno, yan ay makakatulong at ito lamang ang makakatanggal, no? Si Saint Benedict. Kung kayo naman, sa mga bata, pwede rin itong gamitin people, ikukwintas lang kasi maliliit lang naman ito. Tama lang ang laki nito. Ito po ay kung nasa gubat, nasa ilog, nasa dagat, kung saan ka man naroon, at kung alam mong nasa ibang dimension ka o lugar o nasa bundok, yan ay kailangan may karga ka nito, people, para ito lang talaga ang nagsisave, no? Takot sila dito kay Saint Benedict. At nasubukan ko na rin yan, people, dahil kung saan ka mang punta, ito lang ang daladala ko. Saan man ako napunta, ito lang ang daladala ko. At yung nagkwento sa akin ay isang maestro ko na magaling talaga, no? At na sinubuan din ako ng isang orasyon na talaga namang ikakagimbal ng iyong katawan. So, nagkaroon ako ng papasalamat ako kay Sarge at yung isa nating maestro na hindi na natin pangalanan. Hindi siya kilala. Hindi kilala
ang maestrong ito. Napakasimpleng taong nandoon na lahat sa kanya, no? Pero simple lang siya. Walang kayos, walang kaano-ano sa katawan. Kunti lang yung tato, palabiro. Tagal, ano rin siya, ibang lugar. So, dinayo namin yan at wala tayong picture tungkol sa kanya. Kasi hindi na natin kailangan pang ipakita pa. No? Hindi kilala ang maestro ko. So, ngayon si maestro, mula nung mapasubuan ako ni maestro, sa awa ng Diyos ay talaga namang napakagaling. No? Napakagaling. Kahit saan ako magpunta, wala man akong karga sa katawan. Tato lang ang karga ko sa katawan. Pag uwi ko, walang nangyayaring maganda. No? Walang mangyayaring hindi maganda sa akin. Kasi ako ay may subo na at ako ay mayroon ng protection na nasa loob ng katauhan ko. Hindi ko kailangan ipagmamayabang yung people. Ngayon, isi-share ko ito sa inyo, ang Saint Benedict. Na magtangan kayo ng Saint Benedict, kahit naman ay hindi ikaw ay manggagamot, hindi ikaw ay normal ka lang na tao, ito ay mainam people na magtangan ka lagi ng Saint Benedict kahit ka saan pupunta. Kung mapapansin po natin si Saint Benedict, ay mayroong krus, may libro, no? Yung aking ibon ay maingay. Yan, at kinasisilawan yan dito sa ulo, may silaw, may krus, at may libro. No? Yan ay kinatatakutan talaga ng mga maligno at mga diablo. Yan, basa nyo yan. Kung mabasa natin yan, NDSM, yan ay mga protection, yung mga symbolized na yan. Ang basag po ng mga iyan ay pinakamabisa sa lahat. So, kung malalaman yung basag nito mga to, yan po ang babanggitin nyo lamang sa panggamutan ninyo. Kung kayo ay manggagamot, ito ay gagamitin nyo. Lahat ng nakasulat dyan na letters, may mga bawat basag po yan. So, kung marunong ka sa basag ng mga yan, people, yan lamang ang banggitin ninyo pag kayo ay nasa panganib na. No? Dahil yan ang itinuro sa akin ng maestro ko na si Saint Benedict ay pinakamainam. Ngayon, people, kung ikaw ay masama ang pakiramdam, hindi naman po ako madamot mag-share. At hindi ko na rin kailangan itago pa kung anuman. No? Kung anuman katauhan ko, kung anuman ako. Hindi na kailangan magpaka-plastic tayo, people. No? Kailangan yung katotohanan natin. Kung ano ang larangan natin. So, sa vloggers ko pa lang, sa YouTube ko pa lang, sa video ko pa lang, makikita ninyo na lahat na aking ritual at gawa. So, hindi na natin kailangan mag-keme-keme tayo, di ba, people? So, kung 3-in-1 man ako, people, kung maraming mga mag-against sa akin at magsasabi na, oy, ayusin mo na yung pagkatao mo, ayusin mo ng linya mo, hindi na kailangan natin gumawa ng ganyan mga kulam-kulam o pamarusa o anumang klaseng ritual. People, hindi ako gumagawa ng pamarusa kung hindi karapat-dapat. At isa pa, personalan lang, walang trabaho, walang personalan people, trabaho lamang ito. So ngayon, dito sa ibabahagi ko sa inyo, kaya sa mga manggagamot o baguhan sa larangan ng ganito, subscribe, like, comment, share, and click the bell lagi para updated kayo. Isa lamang po akong babae sa larangan ng karunungang lihim, pero marami na rin po akong kaalaman. Kung sa tingin ninyo nagmaang-maangan lamang ako sa walang kaalaman, yan lang din po ang problema natin. Dahil sa kaalaman na ito, na hindi ako marunong at wala akong kaalaman sa lahat ng larangan, ng mga simpleng, mga dasal, ang libro ko po ay isang katutak, hindi ko lang binabasa. So sa mga, kung ibabato ninyo sa akin ng mga orasyon ninyo, nasa akin po yan lahat. So hindi naman sa nagmamayabang, isa lamang po akong babae na may alam sa karunungang lihim, simple. Maakit sa bundok at kung saan-saan man pumupunta. Pero ako ay hindi malamot sa pag-share at pagmamahagi ng mga kaalaman. Dahil hindi mo naman madala ang iyong kaalaman sa kabilang buhay. Mas maigi pang sa buhay ka pa, nag-share ka at nakibahagi ka sa mga tao, sa kapwa mo. Para pagdating nang wala ka na sa mundong ito, mahaba ang kwento ng buhay mo at masaya ang kwento mo. At maikukwento ka na eto si Kamerlin na kapag share sa akin ng ganito, napakaganda ng naibahagi niya at nakakatulong sa kapwa. Kesa naman magdamot ka, pagka ikaw'y pumanaw na people, ikaw ay may karunungang lihim, ikaw ay manggagamot na itinatago mo ang lihim mo. Pagdating ng ikaw magpumanaw sa mundong ito, napakapangit ng iyong story ng buhay. Kaya mas mabuti pa, tama yung nasa TikTok, igihan mo ang kwento
pagandahin mo ang kwento ng buhay mo. Dahil pagka ikaw wala na sa mundong ito, maraming kwento na magaganda ang mangyayari sa buhay mo. So itong St. Benedict people, yung mga kinukwento ko ay tungkol lamang yan, nakikibahagi lang po ako sa inyo para alam ninyo na hindi lahat ng panahon kayo ay tama. Diba? Kayo ay magaling. Wala pong magaling sa mundong ito kahit ni isa, ang Diyos lamang. So sasabihin niyo sa akin na manggukulam ka, mamamarusa ka, o ritualista ka, walang kwenta, o paninira ang ginagawa. Ayos lang yan, people. Walang perfect sa mundong ito. Ikaw nang magaling. Kung gusto mo, magaling ka na magaling, sa'yo na. So ngayon, ipabahagi ko sa inyo, people, ang paano tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Kung meron kayong St. Benedict yan, buhayin nyo. Eto mga St. Benedict ko ngayong Friday na ito, unang Biyernes ng buwan, ay bubuhayin ko lahat ito. At dumating siya sa akin ngayong unang Biyernes. So napaka-simple, napaka-saya. No? Ngayon, babahagi at ito ay bubuhayin at basbasa natin at pausukan na insenso. Ngayon, people, kung kayo may karamdaman, kung feeling ninyo masama ang pakiramdam ninyo, dasalin nyo ang mga basag ng St. Benedict na to. St. Benedict, ang basag o dasal ng St. Benedict ay ibasbas ninyo dito sa inyong St. Benedict. Kung wala kayong kaalaman, mag-search na lang kayo sa YouTube. Or ang alam ko, mayroon akong dasal ng St. Benedict na ina-post dito sa Facebook ko, sa YouTube ko. So hanapin ninyo. Ngayon, pagka masama ang pakiramdam nyo na kulam na barang o naengkanto, anuman, eto lamang ang isang paraan para gumaling kayo at hindi na kayo kailangan pumunta sa mga manggagamot. Kung simple pa lang yan, people. At try nyo, kung may mga karamdaman kayo ngayon, try ninyo ito, dasalan at pausukan. Kung mayroon kayo ha, kailangan buhay yan. Ngayon, kung madasal nyo na ang basag ni St. Benedict na nasa likod at nasa harap, alam nyo na kung anong basag. Ang basag, people, ipaalala ko dahil noong panahon na yun, hindi ko alam po ano ang basag. So, ang basag pa lang, tandaan ninyo, ang basag, dito may nakalagay na letters, diba? CS at B. Yan, malabo lang mata ko talaga, people, sensya na. Ngayon, ang basag niyan, yun ang meaning. Kung etong S, halimbawa, lagay natin yan ay Saint Benedict. Yan. Yan ang basag, people. So ngayon, tanda ko na, alam ko na. Kaya isi-share ko sa inyo na walang halong kalukuhan, walang halong pagsasabi na wala kayong alam, mga matagal na kayo sa karunungalin, wala kayong alam. Hindi ako ganyan. Kung kayo ay magtanong sa akin, ituturo ko pa sa inyo ang tama, pero pag ako lang ay hindi busy. Ngayon, tutuloy natin ang ating pag-usapan. Ang St. Benedict, pag masamang pakiramdam nyo, ilublob nyo sa tubig, na isang basong tubig, ng 5 minutes, nakalublob to. No, halimbawa may tali to ha, kailang may tali. Lublob nyo ganon. Tulad nito, may tali. Lublob nyo ito sa baso, ng 5 minutes, dasal muna kayo ng, sa St. Benedict na dasal, bago nyo ilublob. Tapos pag nakalublob na ito, humiling kayo na sana gumaling kayo sa inyong mga karamdaman. Pagkatapos, tanggalin nyo na at buong puso ninyong inumin yung tubig na pinagbabara ninyo ng St. Benedict. Okay ba, people? Sana na marami kayo natutunan. Kaya sabi ko sa inyo, click the bell at para update kayo lagi sa aking mga ipopost at marami kayo matutunan. Mga manggagamot man na magagaling o magagamot maguhan o gusto man sa karunungang lihim o may kaalaman o walang kaalaman, gustong matuto, click nyo lang para marami kayo matutunan. Hindi po tayo madamot dito, people. Makapag-share tayo hanggang kaya ng ating life, di ba? So, babae lang po ako. Huwag nyong i-underestimate na bilang babae ako. Dahil maraming kadalasan sa ating mga lalaki ang mga agimatero manggagamot at magagaling. Wala pong magaling sa mundong ito, kundi ang Diyos lamang. Yan, tandaan nyo, people. Maraming salamat po. At medyo mataas na ang aking vlog. Ingat po tayo, people. Maraming salamat. Ingat po. God bless. Bye-bye muna sa ngayon.